Kilo-kilong shabu ang nabistong isiniksik sa mga muffler ng sasakyan. At ang kontrabando na galing Amerika ay nagkakahalagang 90 milyong piso. Nakatutok si June Veneracion. Lahat ng paraan gagawin. Lahat ng diskarte susubukan. Sa pagkakataong ito, mga muffler ng sasakyan ang ginamit ng mga drug smuggler sa tangkang pagpupusit ng shabu sa Port of Naiya ng Bureau of Customs. Sa unang tingin, hindi mo akalaing may lamang kontrabando ang mga muffler na ito. Pero nang buhati ng mga customs examiner, napansin nilang may kabigatan ng mga ito, kaya sila nagduda. Doon ay isinailalim sa X-ray inspection ng shipment. Isinalang sa X-ray inspection, pinasuri sa K-9 unit at binuksan. Nakita sa loob ang 13.1 kilos ng shabu na galing Amerika na nagkakahalaga ng 90 million pesos. It is well concealed. In fact, binuksan pa nila yung mga muffler na yan just to be able to see what's inside. It was also x-rayed. Lumabas sa pagsusuri na tinapala ng lead sheet ang loob ng mga muffler. Ang lead ay nakaka-apekto raw sa screening capability ng x-ray machine. Ginamit din ang lead sa smuggling noon sa customs ng 11 bilyong pisong halaga ng shabu na itinago sa mga magnetic lifter. December 23 nang dumating ang shabu shipment na nasa loob ng mga muffler, pero kanina lang isinapubliko dahil naglatag muna ng operasyon at hinintay na may kumuha ng padala, pero wala namang nag-claim. Duda ng mga otoridad, posibleng peke ang pangalan ng deklaradong consignee. Eventually yung operation hindi po nag-push through dahil malamang nga po nakatunog po yung recipient. Sa impormasyong nakuha ng PIDEA mula sa kanilang US counterpart, posibleng may kinalaman ang Mexican drug cartel sa nabulilyasong shabu smuggling. We are suspecting po na there are clan labs po na meron sa Mexico na tinatawid po ng border going through the US, then from US po dadalhin po dito sa Philippines. Na-turnover na sa PIDEA ang shabu shipment. June Veneracion, Nakatutok, 24 Horas.